Umabot daw sa 3.5 milyong Pilipino ang stranded dahil sa iba't ibang quarantine guidelines, ayon po yan sa survey ng social weather stations. Nang mag-MECQ na nga sa Metro Manila at ilang karatig-probinsya, naudlot ang pag-uwi ng mahigit 600 locally stranded individuals na tinutulungan po ng gobyerno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tila hindi maubos-ubos sa mga locally stranded individuals o LSI, mga hindi makauwi ng probinsya dahil nakansela mga biyahe, pero wala nang mabalik ang tirahan sa Metro Manila. Base sa survey ng Social Weather Stations o SWS itong July 3 hanggang 6, umabot sa 5.1% ng populasyon ng Pilipinas, katumbas ng 3.5 milyon na Pinoy, ang stranded dahil sa iba't ibang quarantine guidelines. Pinakamarami sa mga stranded ang mula sa Mindanao, sunod ang mula sa Visayas, Luzon, at maging sa Metro Manila. Nakausap namin si Genevieve Loay, kasalukuyan nasa temporary shelter ng Hatid Tulong Program sa CCP Complex. Kasama siya sa mga nakipagsapalaran noong isang linggo sa Rizal Memorial Stadium. Mahigit 6,000 na ang napauwi sa mga stranded doon at kasunod na sana siya, pero inabot ng MECQ at ngayon kailangan maghintay hanggang pagkatapos ng August 18 para sa pagpapatuloy ng biyahe. Dismayado siya pero nagpapasalamat na rin dahil di hamak na maayos ang kanilang libreng tinutuluyan ngayon kasama ang asawa at dalawang anak. Libre rin ang kanilang pagkain. Parang naano nga eh, parang nalugmok kasi dapat uwi na kami. Nandoon na sana si Mindanao, mahirap din dito pag ano, walang pira. Sobrang hirap po sir, lahat po ng hirap, parang nadanasan po namin dito. Natulog sa upuan, natulog sa siminto. Lahat po, kahit may mga bata. Kasama si Genevieve sa pulutong ng mga nag-negative na sa swab test at mahigpit ang monitoring sa kanila sa shelter ng mga bantay na kawani ng Coast Guard at PNP. Pinagsuot pa nga siya ng PPE bago pinaharap sa amin. Batid ng Hatid Tulong Program na may mga LSI na nagdadala ng COVID sa kanilang lugar, dahilan para magdeklara ng moratorium sa pagtanggap ng mga LSI ang ilang probinsya. Pagdating sa kanila sir, naka-quarantine naman po yung mga tao. At naka-swab test naman po sila. Pero yung mga, ang sa tingin ko po dyan sir, marami po tayo mga unmonitored at unsupervised na mga movements ng LSI. Kung yung walang alam po yung technical working group or any other agencies, government agencies about their movements. Kaya sa tingin ko po, doon po nagkakaproblema, sir. Sa datos ng Hatid Tulong Program, mahigit 600 LSI pa nakahanda ng pauwiin kapag nabawi ng MECQ. Hindi pa kasama riyan ang mga wala sa temporary shelter at hindi komportable ang lagay, tulad ni Nanay Lorna Aquino na nakausap namin sa NAIA Terminal 2. Pauwi na dapat siya ng Butuan, pero canceled ang flight dahil sa MECQ. Dito na niya pinipili maghintay ng flight at nagtitiis matulog sa mga upuan sa NAIA. Dapat sir, makauwi na sana kami sir. Kasi kung nandito lang kami, wala kaming kapakainin, wala na kami pera, naubos na kasi mahal ang bilihin. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.